So, ito medyo may bahay-bahay na. Kaso, wala eh. Ano na ito, left turn tayo eh. Wala na ibang daan. Maganda yung resort na pupuntahan ko. Kasi, nakikita nyo ba yan? Yung mga bundok na yan, ginamit nila yun as view pag nando ka sa resort. Kaya lang, di naman tayo magsiswimming, nakakainis. Kasi pag nag-swimming pa tayo, wala na gagawin ako. Eh, alam nyo naman, one day off lang ako. So, bukas, kailangan makapasok din ako. Kaya ang habol ko naman, rides, gusto ko lang palipasin yung araw ko. So, ayaw naman, hindi ko nadikitan yung ano. Pero ito, panalo. Yun, oh. Woo! Grabe, napakaganda mo! Naika, ibibidyo natin. Video natin. Video natin to. Hindi ako papayag na hindi mabigay mga ganito kagandang ano. Eksena sa buhay. Kaya lang delikado, di ba? Video natin yan. Dandalan tayo. Yan. Tandaan lang. Kahit 15 seconds lang. Ganda, grabe oh. Woo! Pakaganda, 15 seconds. Okay, time out. Di ba ang saya? O, kita nyo naman oh. Oh. Chillax lang tayo, wala naman nagmamadali sa atin. Wala naman naghahabol. Aso lang humahabol, tinali nyo ba? Grabe, ang ganda talaga. Masarap na pang couple. Kaya sa mga double dyan, punta kayo dito. Ayun o, Sendereal Resort. So, dito tayo. Pero lumagpas na. Hindi ko kasi napansin. Ang ganda talaga dun, o. So, dito tayo pupunta sa Sendereal Resort. Yan. Sabihin natin kakain lang tayo. Patay mo natin yung camp. Parang sarado, no? Sarado yata. Entrance. Pero parang walang halos lahat. Ha. Tignan natin. Hi mga Katakbon Chicks, this is Lakwachero Motorista. So nandito tayo ngayon sa Sendereal Resort dito sa May Bongabon sa Nueva Ecija. Nabubulol na ako. So ngayon Thursday, wala masyadong tao. Solong-solo nga natin tong resort kung tutuusin. Kaya lang, syempre pag walang tao, hindi ganun ka preferred yung resort tulad nito. Yeah. So yan, ito yung pool nila. Pero ang pinaka-ago attention talaga dyan yan, yung view. Mamaya ikutin natin yan. Tapos magda-drone tayo para makita nyo kung gaano kaganda dito. Tsaka dito, maraming kwarto. So, kung magiging loaded, maraming taong maa-accommo dito. Ikutin natin siya. Tapos mamaya magpalipad tayo ng drone. Bali, ang pinaka-attraction talaga dito yan. Yan, yung view na yan, yan, yan. Yung mga kabundukan na yan. Mamaya lalapitan natin yung tapos ido-drone pa natin ng bonggang-bongga. So sa ngayon, mag-ikot-ikot ako, samahan nyo ako. Tara! Yan, yung nakikita nyo yung bangka na yan. Parko ba yung bangka? Yung Doña Candida, Candida Shopping Line. Yan. Pool yan. Tapos ito, kaya ganyan kadumi guys, nagpapalit sila ng tubig. Maraming kwarto, so marami sila ma-accommodate. Tsaka tingin ko naman, every weekend, maraming tao dito. Kasi napakaganda talaga nito. Matsyempo lang natin na walang tubig kasi nga naglilinis sila. Tsaka Thursday eh, so weekend lang talaga. Para ikutin pa natin. Tapos mamaya-maya mag-drone tayo dito para makita nyo. Ayan yung mga cottages nila.
Pero may mga kwarto-kwarto rin sila. So kung gusto niyo mag-overnight, may matutuloy yun. Ayan, no? Nalilinis sila eh. Pero malaki to, guys. Huwag kayo mag-alala. Yan. So walang tao, di ba? Sa totoo lang, mas masarap mag-vlog pag gagawin ng masyadong tao. Tight-tight kasi tayo. Yan yung ano na to, itong pool na yan. Yung Doña Candida na yan. Malalim yan. Kaya pwede ka mag-dive dyan. Ito tayo. Mamaya dun tayo sa akumod sa ano nila. Sa entrance nila. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero sa ngayon, magpalipad muna tayo ng drone. Hanap lang tayo ng open space. Tapos, ano na tayo? Palipad tayo. Dito pwede na to. Medyo open na yan. Pasukin natin to. Handa lang, huwag tayo magbasa. O, diba? Malalim yan eh, oh. Ang ganda, oh. Ganda? Ano, tatalo na ba ako? Para nagsisisi ako na hindi ako nagdala ng panglangoy. Tara, doon tayo mag-drone doon. So, may padulaso na yun. Ganda, oh. Alalo sa view. So, kung tatalongin nyo ulit kung saan to, Candy Riel Resort, Bongabon, Nueva Ecija. Medyo naulan. Ambol lang. Iwan muna natin yung gamit natin dito. Tignan nyo naman. Oh, mga katakbong chicks, oh. Woo! Grabe. Napakaganda, di ba? Napakaganda, di ba? Sobra. Ay, hindi ako yun, hindi ako yun. Yan, napakaganda, di ba? Drone tayo dyan. Woo! Sobrang ganda talaga. Ay, sorry, sorry. Hindi ako yun. Grabe ka. So parang umaambon. Ano ba yan? Umaambon, umaambon. Umaambon, no? May tubig na galing sa pool. Panik tayo sa taas. Tapos dun tayo magpalipad ng drone. Oo. Ganda. Kita mag-drone. Yan. Sa totoo lang, padulasan to eh. Ayun, no? Yung bata ako takot yung padulasan talaga yung slide. Huwag kayong feeling ano. Huwag kayong feeling shala. Ganda! Shot! Sobrang ganda! So, ano pang hinihintay? Drone tayo. Tara.
Hi guys, so ito na. Pauwi na ako ngayon. Dito tayo manggagaling sa Bongabon, Nueva Ecija hanggang Pasig. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa daan. Kung aabutin tayo ng gabi sa lugar na hindi natin kabisado. Pero sana, kung may doon sa mga lugar na hindi natin kabisado, sana maliwanag pa. Hindi naman ako nag-worry sa liwanag. Malakas naman yung ilaw natin. Nagpa-install na tayo ng mga extra-extra ilaw dyan. So, dito 100 lang yung day tour. Yung mga cottages sila, pinakamababa yung 700. So, yun lang yung nakausap ko kasi halos wala naman talagang tao dito. Ako lang. Solong-solo natin yung resort. Kasi Thursday eh. Tapos, kita nyo naman guys, napakaganda. Napakaganda talaga ng ano. Napakaganda ng nature. Napakaganda ng view pag dito ka nag dito kayo nagpakasyon, dito kayo nag-swimming, napakaganda, okay? Kaya ako sa inyo, kung nahihirapan kayo magandang pupuntahan, kung gusto nyo ng tamang camping, tamang swimming, na may magandang view dito ng Kenderial Resort, guys. Napakaganda, sulit. As in, talagang habang lumalangoy ka, nakikita mo yung view, nakikita mo yung mga bundok-bundok. So, yun lang. Ride check sa akin. Uwi na ako 5 hours pa uwi. So, alas 3 na, mga 3:30 na yata. Hopefully, bago mag-10, nasa bahay na ako. Pero, tignan natin, di ba? So, yun lang. Babush. Ayun, mga katakbong chicks. Uwi na tayo. So, ano oras na? Magti-3:30 na. 5 hours yung biyahe natin. Supposed to be, dapat 8:30, nandun na. Kaso dahil takbon chicks lang tayo, siguro by 4:10 nasa bahay na, o saktong 10 o 10:30, mga ganon. Abutin tayo ng gabi. Kailangan natin magpagas kasi 170 kilometers mula dito sa Kenderial Resort, Bongabon, Nueva Ecija, hanggang sa Pasig sa amin. Hanggang mismo sa bahay, 170 kilometers yun. Hindi biro yun, ah. So, rides na ulit. Diba? Uwian lang. Nakakapagod, pero masaya. Masarap tulog ko nito. Hindi nyo lang alam. At least, diba, hindi natapos yung... Hindi nasayang yung araw natin sa paghiga-higa sa supa, paghiga-higa sa kama, habang nagsi-cellphone. Hay nako. Kayo yung mga mahilig mag-cellphone na yan, yung pinapalipas na yung araw nyo ng ganyan, it's useless. Sinayang nyo yung 24 hours sa walang kakwenta-kwentang bagay. Alam ang ginagawa ng cellphone sa inyo, bakit nakakaya niya mag-stay dyan maghapon, magdamag. Ah, bali sana ko ako'y pinapanood nyo eh. At least, diba? Para ko na kayo naigala. So, yun lang. Alis na tayo. Ingat sa akin. Ride safe, ha? Ride safe. Lagi tayong ride safe. Sa mga makakasabay ko, please lang, layuan nyo ako. Takbon chicks lang po ako. Hindi ako nakikipagkarera. Hindi ako nakipagunaan. So, yun lang. Ano, welcome to Kenderial Resort. So, dito ako nag-check. Dito ako nag-day tour. Señor Francisco Restaurant. Ayun, no, napakaganda. Bundok talaga. So, dito na tayo. Medyo maulan na. Maambon pa. Sana wag tayo pahirapan ng ambon-ambon na yan. Ayun, napakaganda. Ooh! Alam niya minsan, gusto ko i-try mula dito. Lalakarin ko hanggang doon. Tignan ko kung marating ko. Ilang oras ko malalakad. Yung mismong nasa paanan ako ng bundok na yan. Wala lang. Yung parang kay Mr. Bean. Nilakad nila na isang diretso. Ayun, nakarating sa pupuntaan. Kaso palayan yung iba dyan. Baka lumubog pa ako. So, ito na. Mahaba-habang biyahe na naman tayo. Pasakita na naman tayo ng puwet. Pero tulad ng sinabi ko, hindi sasakit ang puwet natin dahil naka-somjin tayo. Somjin camelback. Diyos ko po, para ka lang natutulog. Hindi, joke lang. Somjin camelback, guys. Paano to? Comfortable sa mga long drive. Tsaka, Ship of Philippines, shoutout nga pala sa kanila. Oh. Kita nyo, napaka-smooth ng biyahe ko simula kanina. Pag alis ko ng bayan hanggang ngayon, walang pambomba yan, oh. Walang bomba-bomba yan. As is yan.
Diba, walang abala, walang aberya. Imprint Custom, shoutout din po. Salamat po sa pa-t-shirt at pa-jersey. Kaya, ay, napakaganda. Gusto ko mag-stop doon. Selfie lang! Selfie lang. So, yun lang, Red Chief sa akin, mga katakbong chicks. Red Chief. Woo! Kalabaw! Natuwa sa kalabaw. Well, minsan lang naman kasi ako makakita ng kalabaw. Wala lamang ganyan sa Manila, no? Ay, grabe. Par, alam mo, alam niya mga katakbong chicks, ito na yun eh. Kung tutusin, dapat nagmamadali na ako, diba? Pero yung ganitong makikita mo, yan o. Ganyan, wow. How deep is your love? How deep is your love? Diba, mapapasounds ka talaga pag ganyan nakikita mo. Kaya ba yan, no? Oh, naalo sa view, diba? Tapos ito, isang diretso. Huwag yung matatamin na may mga sasakyan. Ano bang ginagawa nito? Panira ng sounds to si kuya, oh. Mga ganyan makikita mo. View pa lang. Diba? Para kang ani. Ang tawag dito? Para kang nagbibidjoke eh. Dapat nagmamadali na ako kung tutusin. Pero ayoko pa yun. Inaanamnam ko pa bawat ano. Bawat nakikita ko. Bala sila dyan. Ganda oh. Woo! Panalo. Dito tayo titingin. Oo, oh, diba? Kahit siyang katumingin eh. Grabe, no? Pero syempre, pag gabi na, hindi na safe yan. Kaya kailangan, magmadali na tayo. Kasi alas 4 na. So hopefully, mga 6 may araw pa dito sana. Para 7. Ano ba? 7, di ko alam kung medyo kabisado ko na yung daan sa north. Kaya bypass, madilim na dun eh. Pagtungtong ng alas 6 ang bypass, madilim na. Sobrang dilim na yan, sigurado ako dyan. Kasi wala namang poste ng mga ilaw dun. Ngayon lang ride safe sa akin, mamaya na lang ulit. I-update ko kayo pag malapit na, pero sa ngayon, mamaya na lang. Wala akong battery. Ride safe. Woo! Ay na naman oh. Ganda oh. Nung iba nagda-drone dito eh. Pero kasi ang hirap mag-drone sa part ko, saan ko iwan motor ko dyan. So punta ako sa gitna. Diyos ko po, napakainit. Alam mo yon no? Rider ka pero ay mainitan. Well, ano lang naman kasi ako. Ayoko lang talaga yung masakit sa balat. Eh, yung araw kasi sobrang sakit sa balat sa ngayon eh. Para nakakaano. Yung maiinis ka. Hindi ko alam kung magpapagas na ako. Huwag muna. May madadaanan ba akong gasoline station? Bahala na. Nagmamadali kasi ako eh. Next tindahan. Hindi ako pwedeng gabihin sa ganitong daan kasi hindi ko to kabisado. Kaya kailangan kong magmadali. Kaya pa to, yung gas ko kaya pa ng 100 kilometers yan. Max. So yun lang, ride safe sa akin. Mamaya na lang ulit. Woo! Ganda pa rin! Maganda pa rin, pero maganda na yung oras. Gala sigo na, nandito pa rin ako sa Trevesia. Luwap ka, lalabas pa lang natin ng gabal doon. My God! My goodness! Gagabihin ako. Okay lang gabihin, wag lang din sa mga lugar na ano. Yung lugar na hindi nga natin gabisado. Especially yung mga lugar na yung walang ilaw, yung mga gano'n, yung di masyadong mailaw, zigzag road, may mga nadaanan kasi akong gano'n talaga.
Kaya ngayon din, takbong ano muna tayo. Takbong langit. Ano lang naman, 60-60 lang. Makakarating din tayo sa paroroonan. Grabe yun, oh, pag dito talaga sa probinsya, ang sarap-sarap mag-motor. Pero mas grabe kasi yung aksidente sa mga province kaysa sa Manila. Kasi palibasa na sa province, hindi ma-helmet yung mga tao dito, hindi sila mag-gear. Hindi katulad sa Manila, kaya nag-helmet kasi may huli, may checkpoint, yan yung mga iniiwasan, kaya nag-helmet eh. Hindi katulad dito, hindi kasi uso checkpoint dito, kung meron man, bibihira lang. Kaya pag na-aksidente yung mga tao dito, talagang labas kung ano yung pwedeng lumabas eh. Doon, medyo gas-gas pa, mareremedyoan pa, alam mo yun. Yun yung realidad pagdating sa aksidente sa motor. Difference between city and dito sa province. Because, dahil yan sa checkpoint, maigbit lang ang checkpoint sa Manila, pero dito hindi sa mga province. So yun lang ulit, mga katakbong chicks. Hindi ko masabi kung enjoy nyo ba yung view. Kasi nakita nyo na rin yung kanina. Basta palabas pa lang tayo ng Bungabon. So 5 hours mula Bungabon hanggang Pasig City. Good luck! Nasa daw tayo? Santa Rosa. Santa Rosa. Sinilip-silip ko pa yun, no? So, ito yun mga katakbong chicks. Ganito yan eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na iniiwasan kung dumaan ng gabi. Kung mapapansin nyo yun, no? Walang mga ilaw yan. Yan, poste ng ilaw. So, kung may makikita kayong ilaw dyan, yun sa mga bahay-bahay. So, ako, sa part ko, ayokong dumadaan sa ganun. Wala akong, pero oo. Pag nagkasubuan, wala akong choice, dadaan na mo to. Pero sa ngayon naman, nagpadagdag na tayo ng ilaw eh. Panoorin nyo yung balerto ko. Yun. Sa totoo lang, ayokong dumaan sa ganon. Pero wala tayong choice eh. Nakapasok na tayo sa madilim na part na yon. 2 hours yon. 2 hours akong zigzag road. Tapos walang ilaw. Kung may ilaw man, yun sa mga bahay-bahay lang. Pero talagang as in blackout. Eh, yung ilaw ko pa nun, stuck. Kaya, madilim pa. Kaya yung mga comments sa akin doon, magpadagdag daw ako ng ilaw, ganyan, magpadagdag. Ayun, ginawa ko naman. So, ito yung iiwasan ko. Buti na nakadaan na tayo, mataas pa sikat ng araw. So, mamaya ako magdidilim. Wala na tayo dito. Ewan ko lang kami madadaanan pa akong ganito. Pero sana lang wala na, di ba? Siyempre, safety pa rin naman natin yung iniisip natin eh. Hindi natin masasabi kung anong pwede mangyari dyan sa daan. Kaya, pag may gumaway sa akin this oras ng gabi, pasensyahan tayo. Sasagasaan talaga kita. Maliban na lang kung checkpoint ka. Diba? Para kasing common sense eh. Bakit mo ko kakawayan? Kung hindi ka naman police, kung hindi ka kung civilian ka lang, bakit mo kakawayan para pahintuin? Anong intention mo, di ba? Di naman tayo magkakilala, manlilimos ka di sa oras ng gabi. Mangingin ng pagkain, para imposible. So, yun lang. Wala, shinare ko lang sa inyo kung anong klaseng daan yung mga sinasabi ko. Ride safe sa akin. Bago mag-alas 9, nasa bahay tayo kung tuloy-tuloy. Yan lang. San Leonardians. Oh, nandito na tayo. San Leonardians daw. Nueva Ecija pa rin. At least may araw pa, 'di ba? Bulacan 'yan sigurado ako medyo na 'yan. Madilim-dilim na. Sa bypass 'yan. Pero sana 'wag kasi kasi yun eh, madilim talaga doon tapos hindi na maganda yung daan tulad ng dati. Yun yung inahabol ko, bypass, pati yung kanina. Pero okay lang, edi double ingat na lang. Alam mga kasabay mo rin doon, mga 18-wheeler, 10-wheeler, lahat na lang wheeler nandun. Traffic pa dito, ano ba yan?
Mapalay oh. Sige, ride safe ulit. I'll keep you updated. Dito na tayo sa Gapan City. Gapan na. Gapan na, pero malayo pa rin sa Manila. Tatlong oras pa. Tatlong oras at kalahati pa. Sa bypass, medyo alanganin talaga tayo. So, 33 kilometers, oh. Sa bypass, Plaridel tayo. Okay lang sa bungad ng Bulacan kung madilim na, medyo kabisado natin yun eh. Bypass, ganun din kabisado, pero kasi madilim nga. Tapos, what, ano pa yun, lubak-lubak. I'll keep you updated, guys. Ayan na. Dana! Na tayo sa, wala na tayo sa Gapan. So asan na tayo? Palabas na tayo ng Nueva Ecija. Bali. Diyos ko po. Mabili ka tayong chicharon. Ano? Asan naka Gcash ako eh? Tumatanggap ka yung Gcash? Gcash payment? Ha? May Gcash kayo? Wala. Oh, sige. Hindi mag ang gagamitin pang bayad Gcash. Ha? Ano bayad Gcash? Oo. Titignan ko pa. Bili tayo dito sa lubong. Ah, sige, tignan natin. Pang salubong lang. Oh, di ba? So, nakita niya yung signage doon, Nueva Ecija. Dito lang sila. Paglagpas ng Nueva Ecija. Pag galing ka sa Bulacan, lagpas ng Nueva Ecija Art, makikita niyo sila dito. Ayan, dila ng pasalubong. Ayun yung Gapan City. Oh, dito tayo. Kala ta? Sige nga, isa lang yan. Pambahay lang naman. Tapos ah, ito yung bagnet. Pag bagnet may laman. Haka high blood naman to. Wait lang. Alam ang kinakain namin. Bagnet or ayan naman po yung bagnet. Sige, kunin ko to. Okay. Wait lang. Tapos yung suka, kunin ko. Pulboron? Kaya pulboron? Saan anong JB pa sa lubong? Parang di ko bet. Bulacan ta na, Bulacan? Ha? Pero Gapan pa, maglagpok mo ng R ko pa isa. Sige, pili pa tayo. Alam ko, chicharon lang naman yung ano sa Bulacan eh. Chicharon. Ngayon, nagkaroon na ng mga ganito kayo. Parang pasalubong lang yan. Ito, isa nito. Favorite ko yun eh. Medyo maalikabo kasi daanan sila ng sasakyan. Kuha ko ng ano? Ito. 4,100. Oo, sige. Yan. 3,400. So, magkano lahat? Yung madami kasi baka magtampo yung bibigyan. Sabi, buntis pa naman. So, Gcash natin. Sana may signal. Wala akong cash eh. Magkano yan? So, ayun guys. Mayroon na tayong mga nabili pa sa lubong. Chicharon sa Bulacan yan. Sigurado. The rest kasi dito, hindi ko bet eh. So, yun lang. Mamaya na lang ulit. Bayad muna ako. So,
So, eto na nga. Oh, Nueva Ecija. Wala na tayo. Lalabas na tayo ng Nueva Ecija Barangay. Ano yun? Parko Tela ba yun? Yan o, dyan lang naman ako bumili ng chicharon. Legit yan! So, after nito, yung signage ng Nueva Ecija, ano yan, San Miguel? Matik yan, San Miguel. Grabe, napabili tayo ng chicharon kasi yung mga chicharon dito, legit yan, sigurado. Legit na talagang galing Bulacan kasi Bulacan naman to eh. Pero kumbaga ano, hindi siya puro hangin, di ba? Yung iba kasi sa Maynila, puro hangin na eh. Nang kagat, busog ka kasi hangin ka agad eh. Napabili tayo ng suka, pati chicharon. So mamaya may lalantakan tayo. Maganda pa doon, bagnet yung binili natin. So, pwedeng-pwedeng ulamin, no? Kaya lang, dahil tayo, walang kanin. Papak lang. So, wala pa rin tayo sa bypass. Bypass talaga yung inaabangan ko lang dito, eh. Bypass lang talaga. Malagpasan ko lang yung bypass, okay na ako. Medyo malayo-layo na tayo sa panganib. So, yun lang, ride safe sa akin, ride safe. Eto na. Andito na tayo sa bypass. Dahil nga nandito na tayo sa bypass, buksan lahat ng ilaw. Ayan, ano bang gagamitin nating ilaw dyan to? Dyan. Buksan lahat at i-high beam na natin. Kaya dun siya dumaan. Alam ko bawal dumaan dun. Pero bala siya. Yun na isang nakamotor doon, nag-iisa lang siya dumaan. Baka hindi niya alam. Eto na. Kikita niyo ba yan? Malaking sasakyan yung makakasabay natin dito. At ang nakakaloka pa doon, yun o, malaman lang poste ng ilaw. Yung magsisilbing ilaw mo dito, yung ilaw mo, yung ilaw ng makakasabayan mong sasakyan, tsaka yan, yung mga bye-bye dyan. Yun lang, wala na. Pero pag yan, nag-brown out, black out. Wala na. Puro pang sasakyan lang yung makikita mong ilaw. Kaya ayoko nagpapaabot ng dilim dito. Kaso no choice tayo eh. Wala rin tayong choice kung hindi dumaan dito. Kasi ito yung pinaka-shortcut para Bulacan, sa bunga na tayo ng Bulacan. May gawayan yata ang labas nito kaagad eh. Oh, malapit na yun, di ba? Marami tayong lalagpasan ng mga bayan-bayan. Kaya lang, ito nga medyo ano dito, kailangan alert ka. Gising na gising yung diwa mo. Focus. Gawa ng ganito, lalo na ngayon. Dati kasi may daan dito, hindi, eh ginagawa nga, kaya ang nangyari dito, naging two-way. Pero ito dati, one-way lang yan. Kaya ang sarap dumaan dati dito kasi one-way nga eh. Kumbaga talagang walang traffic. So, kasabay mo yung mga 10-wheeler na yun sa isang daan. Eh ngayon, sa lubong na yun, medyo nakaka-nervyos pagka ganyan. Sasalubong ka, Diyos ko, wala tayong palagyan sa mga 10-wheeler na yan, 18-wheeler na yan. Wala tayong ano, walang palag. May iba dyan, tutuluyan ka pa. Kesa pagsilbihan ka nila, di ba? Kita nyo ba? Oh, wala, oh, di ba? Walang ilaw sa paligid. Ay, naku po. So, yun lang. I'll keep you updated pagka ano na. Malapit na tayo. Pag nakalabas na tayo, pag EDSA na. Sa ngayon, dito pa rin tayo sa Bulacan, Plaridel Bypass. Okay? Ang labas natin ito is Bulihan. Sabi dito, binabasa ko lang naman sa Google Map. Eh. So, yun lang. Ride safe sa akin. Ride safe. Ito na mga katakbon chicks, nasa EDSA na ako. At dito na natin ito tatapusin. So mga katakbon chicks, maraming salamat sa pagsubaybay sa akin. Sa pananood. Sana nag-enjoy kayo sa pinuntahan ko.
sana ano na motivate ko kayong gawin din yung mga bagay na alam niyo yun, magpapasaya sa inyo. Huwag niyo nang isipin yung hadlang, basta gawin niyo lang kung ano mga bagay na magpapasaya sa inyo. Okay? Yun naman yung ano ko sa inyo lagi eh, lagi kong binabanggit. Tignan niyo ako, one day off lang ako. Kasi medyo nagkukulang kami sa tao. Pero dati, sagana naman kami sa day off. Pero kita nyo guys, kahit one day off ako, nagagawa ko pa rin mag-rides ng 4 hours, 5 hours. Depende na lang talaga sa tao yan eh. Nasa tao na lang kung gusto mo nga, hindi pwedeng gusto mo. Diba? Hindi pwedeng gusto mo lang. At mag-effort ka din kung talagang gusto mo. Ano lang yan? So, bukas, may pasok na ako. Back to work, di ba? Pero, masaya pa din. May babaunin pa rin tayo. Meron tayo maisisisim sa mga katrabaho natin, sa mga tao makakasalamuhan natin. Yun yung highlights ng buhay. Kung paano ka magiging masaya. So, dahil dyan, dito ko natatapusin. Ride safe ulit sa akin at sa mga susunod pang araw. At sa mga katulad kong lakwatsera at lakwatsero. So, mga katakbong chicks, dito na lang. Good night, good night. At pag-uwi ko, matutulog na rin naman ako eh. So, yun lang. Babush!